ang ligaw na kaluluwa. Sa isang liblib na lugar sa Kamaynilaan, may isang gubat na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda. Ito ang gubat, Pugad Hininga. Isang lugar na napapalibutan ng mga puno't halaman. Ngunit wala nang pumupunta rito dahil sa mga kababalaghang nararanasan ng mga nagpupumilit dumaan. Mula noon hanggang ngayon, itinuring ng mga tao ang gubat bilang isang pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa. Si Leo ay isang batang photographer, kilala sa tapang at hilig sa pagkuha ng mga kakaibang litrato. Isang araw, napagpasyahan niyang puntahan ang gubat ng Pugad Hininga para kumuha ng mga larawan para sa isang proyekto. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan at mistikal. Walang multo, puro sabi-sabi lang ang mga iyon. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan na nagbabala na huwag nang pumunta. Pero para kay Leo, ito ay isang pagkakataon upang patunayan na walang katotohanan ng mga ito. Nang makarating si Leo sa gilid ng gubat, agad siyang sinalubong ng malamig ng simoy ng hangin. Hindi nakapagtataka sapagkat madilim na at ang mga anino ng puno ay tila sumasayaw sa ilalim ng islap ng buwan. Inilabas niya ang kanyang kamera at nagsimula ng maglakad papasok sa gubat. Habang naglalakad, tila may mga narinig siyang mahihinang bulong. Isang bagay na tila nanggagaling mula sa loob ng hangin mismo. Habang papalalim ang kanyang pagpunta sa gubat, napansin niya ang mga bulong ay unti-unting lumalakas. Hindi na ito parang hangin kundi tila boses na nagpapahayag ng galit. Huminto si Leo at nilingon ang paligid. Ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siyang sa pagkuha ng mga litrato hanggang sa naramdaman niya na tila may sumusunod sa kanya. May tao ba rito? Tanong niya. Sinusubukan takutin ang kanyang sarili. Walang sumagot. Ngunit narinig niya ang mga yabag mula sa likuran. Lumingalinga siya ngunit walang makitang anuman. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang biglang mag-freeze ang screen ng kanyang kamera. Nang tingnan niya ito, may nakita siyang imahe ng isang babae sa screen. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang ulo, wala siyang nakitang babae sa paligid. Mabilis niyang kinilatis ang larawan. Ang babae ay suot ang isang lumang damit, maruming puti at ang mga mata nito ay nakapikit. Muli siyang umikot at sinuri ang paligid. Ngunit parang may kung anong pwersang biglang bumalot sa kanya. Parang nagiging mas mabigat ang kanya mga hakbang. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Habang lumalalim ang gabi, ang mga bulong ay nagiging malino na boses. Tulungan mo kami. Ilabas mo kami. Paulit-ulit ang mga ito. Ngunit hindi malinaw kung saan nanggagaling. Hanggang sa biglang napansin ni Leo ang isang dilaw na ilaw sa malayo. Isang liwanag na tila nag-aanyaya sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Ang liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Isang lugar na hindi niya inaasahang makikita. May tao ba rito? Tanong ni Leo. Pero wala pa rin sumagot. Pumasok siya sa loob ng kubo. Sa kabila ng pagiging luma at sira, tila may kakaibang init sa loob. Ngunit isang bagay ang agad nakatawag sa kanyang atensyon. Isang luma at alikabok sa salamin. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang nasa likod niya ang babaeng nakita niya kanina sa kamera. Nakatingin sa kanya.
Nakangiti ng malamig, ngunit ang mga mata nito ay puno ng puot. Mabilis na umikot si Leo, ngunit wala siyang nakita sa kanyang likuran. Nanginginig na ang kanyang mga kamay habang hawak pa rin ang kamera. Ngunit nang tingnan niya ulit ang salamin, hindi na ito ordinaryong refleksyon. Sa loob ng salamin, nakikita niya ang mga kaluluwa at ang iba pang mga nakakulong dito. Mga mukhang walang buhay, mga kamay na nagtatangkang makawala at ang babae sa harapan ng lahat. Tulong! Mahinang bulong ng babae. Ngunit puno ito ng lungkot at galit. Hindi kami makakalaya hanggat hindi na ibabalik ang nawala. Hindi maintindihan nila yung kanyang naririnig. Ano ang ibig sabihin ng babae? Habang patuloy niyang tinitingnan ang salamin, dahan-dahan siyang nakakaramdam ng bigat sa kanyang sarili. Tila hinihila siya papasok sa loob nito. Hindi! Sigaw niya. Pilit siyang nagtatangkang tumakas, ngunit may mga puwersang nagtatangkang dalhin siya sa loob ng salamin. Lumaban si Leo ng buong lakas hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Nadapa ang kanyang kamera at naputol ang koneksyon niya sa salamin. Nang makatayo siya, mabilis siyang lumabas ng kubo. Tumakbo at hindi na maintindihan kung saan siya pupunta. Hinanap niya ang daan pabalik kung saan siya nanggaling. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga puno. Ang mga boses ay hindi na bulong kundi sigaw ng kalungkutan at galit. Nang sa wakas ay makarating siya sa gilid ng gubat, huminto ang mga boses at tila nawala ang malamig na hangin. Agad niyang tiningnan ang kamera para burahin ang lahat ng kuha. Ngunit isang litrato ang hindi niya mabura. Ang larawan ng babaeng nakangiti sa kanya. Ngunit ngayon ay may hawak na alahas na tila mula sa lumang panahon. Kinabukasan, binalikan ni Leo ang kwento ng gubat. Doon niya nalaman na ang babaeng nakita niya ay si Lucia. Isang dalagang minsan ay nanirahan sa gubat noong panahon ng mga Kastila. Nawawala ang kanyang mga mahal sa buhay sa isang aksidente at ang mga alahas niya ay ninako ng mga bandido. Simula noon, nang naging ligaw na kaluluwa siya, naghahanap ng hustisya at ng mga nawawalang pag-aari. Ngunit hindi natatapos doon ang kwento. Mula nang bumalik si Leo mula sa gubat, nagsimula siyang makakita ng mga kaluluwang ligaw sa kanyang mga paligid, hindi lamang sa gubat, kundi ito ay sumusunod na sa kanya at ang mga bawat gabi ay puno ng bulong at paghihiganti. At sa huling pagkakataon na ginamit ni Leo ang kanyang kamera, isang imahe na hindi niya kayang ipaliwanag ang nagpakita. Ang kanyang sariling refleksyon, ngunit ang mga mata ay tila wala ng buhay.